Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah, fiqh. At tinatalaki pa rin natin yung arkanus salah. Meron itong 14. Una, ang pagtayo. Pangalawa, takbiratul ihram. Pangatlo, pagbasa ng Fatiha. Pangapat, ang ruku. Panglima, ang pagdiretso mula sa ruku. Panganim, ang pagtayo ng diretso bago magsujud. Pangwalo, ang pagtayo o pag-upo mula sa sujud. Pangsyam, ang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Pangsyam, ang tumaanina. Pangsampu, ang tumaanina. 11, tashahud al-akhir. Tashahud bago ang taslim. 12, ang pag-upo sa tashahud na ito. 13, taslim. 14, tartib. Dapat sunod-sunod ang mga rukun na ito. Ngayon, number 5 at number 6, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu minhu kaiman. Ang pag-angat mula sa ruku, ang tinutukoy dito ay mismong pagkilos mula sa ruku na iniaangat mo ang iyong likod patungo sa posisyon ng number 6 na rukun ang i'tidal. I'tidal, ibig sabihin, pagdiretso o pagtuwid ng iyong pagtayo. Sa isa sa mga panuntunan sa sala, nagagawin mo ang bawat pagkilos dito, kumbaga na bago mo babaguhin ang iyong posisyon ay nakarelax muna ang iyong katawan. Ibig sabihin, tumigil na sa paggalaw ang iyong mga buto at laman, o yung mga bahagi ng katawan na gumalaw. Okay? At yung i'tidal nga, dapat diretso ang iyong likod, na kahit sandali lang, na sapat na na masabi mo rito, sinasabi ng mga scholar, yung Rabbana wala kalhamd, o matapos mong masabi ito, na meron ring tumaanina, syempre. Kasi yung tumaanina, ito ay rukun ng sala. Tumaanina, ito ay rukun din ng sala. Yung khusyu, iba pa yun. Okay, yung khusyu, ito yung pagiging taimtim ng sala, pero maaring merong tao, sige, meron siyang khusyu, pero maaring ang khusyu na ito ay, kumbaga, sa kabuuan ng sala, o maaring rin naman pabago-bago, na dapat pinaglalabanan niya na siya ay mananatiling merong khusyu. At ang khusyu nga ay napapaloob sa tumaanina o pagiging panatag sa sala. Pagiging panatag sa sala. Yan lang ang madalas maririnig ninyong binabanggit, khusyu, pero ang tamang term, tumaanina, kapanatagan. Merong hadith, si tinatawag na hadith al-musi. Ito yung hadith ng sinita o pinuna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isang tao na nagmamadali sa kanyang sala. Nagmamadali sa kanyang sala na sa isang paglalarawan para siyang manok na tumutuka sa lupa. Ganun siya kabilis magsala. Halimbawa niyan, sasala siya, nakatayo. Hindi mo nga alam kung natapos ba niya yung suratul Fatiha pag-recite. Mapagtayo niya, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, ruku. Tapos wala na, tatayo na naman. Tapos sujud na naman, na para na siyang manok na tumutuka lang sa lupa. So sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warka hatta tatmain, magsujud hanggang sa ikaw ay maging panatag. Ibig sabihin, tumigil na sa paggalaw ang iyong mga buto o laman. Warka hatta tatmain narakian, magruku ka hanggang sa ikaw ay maging panatag na sa iyong ruku, na tumigil ka na sa paggalaw. At manatili ka sa kalagayan na yon. Thummarfa,
hatta ta'tadila qa'iman. At pagkatapos ito ay tumayo ka hanggang sa ikaw ay diretso nang nakatayo. Okay, hindi yung kalahati ka pa lang ng pagtayo. 45 degrees pa yung katawan mo. Baga nakaganon pa lang, tapos magsusujud ka na. Hindi ganon. Dapat idiretso ang katawan, inshallah. Pangpito, ang sujud. At ito nga, siyempre, utos ni Allah was sujudu. At maraming aya ito sa Quran na tinutukoy ang pagsujud o pagpapatira pa. At ang pagpapatira pa na ito, ito nga ay ang pagdikit ng pitong bahagi ng katawan sa lupa. Itong tamang sujud. Ang mukha, dalawang kamay, dalawang tuhod, dalawang paa. Yung mukha, kasama doon yung noo at yung ilong. Okay? Hindi pwedeng noo lang o yung ilong lang. Kailangan pareho. Sabot ng makakaya ng tao. At yung kamay na tinutukoy dito, syempre yung dalawang palad niya. Tuhod, syempre, dalawang tuhod. Alam nga naman nakataas yung tuhod na isa. Parang aso na umiihi. O yung paa, yun, minsan nangyayari na na may taong ganun eh. May kita ko yun minsan na ano, ganun sila magsala. Yung paa nila malikot. Eh, dapat nakalapat yung paa, dalawang paa sa sahig o sa lupa kapag nagsusujud. At least, dumikit sa lupa ang dulo ng ilang daliri niya. Okay? At least dumikit sa lupa o sa sahig ang ilan sa kanyang mga daliri. Yun ang sujud. So, merong hadith. Yung karugtong ito nung hadith kanina doon sa ruku. Thummasjud hatta tatmainna sajidan. At ikaw ay magsujud hanggang sa ikaw ay maging panatag sa iyong sujud. So, naulit na nabanggit yung hatta tatmain. Hanggang sa ikaw ay maging panatag sa iyong sujud. Ibig sabihin, tumigil na ang paggalaw ng iyong katawan sa sujud. Na nararamdaman mo na tumigil na ito sa pagkilos at nakarelax ng iyong katawan sa sujud. Wayakuno sujudu fi kulli rak'ati. Fi kulli rak'atin marrataini, ang sujud ay dalawang sujud sa bawat raka'ah. Alal a'da'is saba'ah al-madkura fi hadith Ibn Abbas. At ididikit sa lupa ang pitong bahagi ng katawan na nababanggit sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Ako ay pinag-utusan na magsujud sa pitong bahagi ng katawan. Al-jabha, yung mukha, wa ashara biyadihi ila unufi, na yung tinukoy niya ng bahagi ng mukha na nakadikit sa lupa o sa sahig sa sujud, sumenyas si Ibn Abbas radiyallahu anhuma ng ganito, yung noo at yung kanyang ilong. Ibig sabihin, pareho yun na nakadikit dapat sa lupa o sa sahig. Hindi na yung bibig. Ha? Kasi akala ng kuffar, yung Muslim, humahalik sa lupa. Hindi humahalik sa lupa ang Muslim. Okay? Ang dinidikit, yung noo at yung ilong. Baka kayong kambal, ha? Tagal-tagal nyo ng Muslim, humahalik pala kayo sa pagsujud. Hindi hinalikan yung lupa. Ang dinidikit noo tsaka yung ilong. Walyadain, dalawang kamay. Warrukbatain, dalawang tuhod. Wa atraful kadamain. Atraful kadamain, yung mga dulo ng paa. Yung mga daliri ng paa. At least yung ilan doon ay nakadikit sa lupa. Hindi nyo kailangan pilitin yung lahat ng daliri nyo nakadikit sa lupa, kasi iba-iba naman yung paa ng tao, di ba? Minsan may paa na ano, mahaba yung sandaliri, mahirapan siyang idikit lahat. So basta yung dulo ng paa, inshallah. Ngayon sa sujud, syempre, makruh, isisingit ko lang ito, wala ito sa libro. Makruh yung magsala ng nakapikit. Okay, so dapat nakatingin ka saan pag nagsasala?
kung saan ka, saan mapupunta yung ulo mo kapag ikaw ay nagsujud. Doon ka nakatingin, hindi ka nakapikit. Okay? Kasi minsan kapag nakapikit ka, kung ano-ano pa yung maaalala mo, doon ka mag-concentrate. Pero, maaari kang pumikit kung magiging mas mainam ang pagpikit. Halimbawa, maraming magulo sa paligid. O, pwede mong gawin naman yun, inshallah. Pero, ang asal, ang original na gagawin ng Muslim, nakadilat siya sa sala at nakatingin siya dun sa kung saan tatama yung kanyang ulo o muka sa kanyang sujud. Ngayon sa sujud, ako personally, nahihirapan ako, hindi ako na, nakapikit ako pag magsujud. Kasi nakaduling eh. Diba? Nakasujud ka, tapos nakadilat yung mata mo, nakaduling. So, ganyan ginagawa ko, pipikit ako sa sujud. So, pwede naman, inshallah. Pwede naman. Nabanggit ko lang yun, kasi baka iniisip nyo kung pwede ba yun. Pwede, inshallah. Tapos sa sujud, sa sinasabi nga na dapat dumidikit nga yung noo at yung ilong. Ngayon, paano kung naka-face mask yung tao? So may mga scholars, sinasabi nila mas mainam tanggalin ito sa sujud. Liban na lang kung kailangan talaga. Halimbawa, hindi mo pwedeng tanggal yung face mask. Halimbawa, nung nakaraan may pandemic o baga kinatatakutan mo na baka mahawa ka sa sakit. Ganun bagay. So pwede, inshallah. Pero ang origin nito ay dapat direktang tatama ang iyong noo at ilong sa lupa o sa sahig. Pwedeng gumamit ng carpet. Pwede. Inshallah. Pwede kang gumamit ng karton o anumang ilalatag mo sa sahig. Walang problema. Yung mga Shia, kaya meron silang daladalang bato, kalokohan lang yun sinasabi nila. Na hindi raw pwede magsusujud ang Muslim sa synthetic na material. Kasi yung mga carpet ngayon, ano naman eh, synthetic eh. Kaya may dala silang bato. Kalokohan lang yun. Dala-dala nila yung bato na yun kasi yung bato na yun galing sa Karbala, doon sa lugar niyang kung saan namatay yung isa sa mga Diyos nila, si Al-Hussein, na tinuturing nilang banal, na mas banal pa sa Kaaba, ang Karbala para sa kanila. Kaya meron silang dala-dalang tinatawag na turba o bato. At ganyan din sa sujud, paano halimbawa yung meron kang turban, so sinasabi ng mga scholar, pwede naman, kung halimbawa yung turban yung tatama sa lupa o sa sahig kapag ikaw ay nagsujud. Pero yung nga, pinakamainam na yung direktang yung noo ang tatama sa sujud, inshallah. Noo at ilong. Sumunod, number 8 at number 9. Arraf'u minas sujudi, ang pag-angat mula sa sujud, wal julusu bayna sajdatain, at ang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. So karugtong din ito nung hadith kanina. Thumma rfa hatta tatma'inna jalisan. So nabanggit muli yung hatta tatma'in, umangat ka mula sa sujud hanggang sa ikaw ay maging panatag na nakaupo. So dun sa pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud, so dapat panatag ka rin sa pagkakaupo mo na yun. Hindi ka nagmamadali. Kasi nga, ang mga sinasabi sa sujud at saka sa ruku, di ba, Subhana Rabbiyal A'la, so sinasabi ng mga scholar, para matukoy kung anong minimum na tagal ng iyong ruku o sujud, ay kahit papano ay masabi mo ang Subhana Rabbiyal A'la ng isang beses. Isang beses na Subhana Rabbiyal A'la habang nakaruku ka, pwede na yun. Yun ang minimum. Pero kung tatlo, mas mainam. Pero kung ikaw ay nag-iimam, katulad ng sinabi ko, mas mainam na medyo patagilin yung ruku, yung sujud at iba pa. Kasi iba-iba ang bilis ng tao nung ma'mum na makasunod sa imam. So merong matanda,
merong mabagal kumilos, lalo na kung marami yung tao sa masjid, sa mainam yung patagalin niya ng kaunti. So ako, mga pitong subhan na Rabbi al-A'la, pitong subhan na Rabbi al-Adhim, kumbaga sa sujud at sa ruku. So, ganun katagal yung ginagawa natin kapag nagsasala tayo ng jamaa. Pero kung mag-isa lang naman ako, halimbawa nagsusunna, so pwedeng tatlo lang, at yun nga minimum, at least masabi mo ng maayos yung subhan na Rabbi al-A'la at subhan na Rabbi al-Adhim. Nanasabi mo ng katamtamang bilis. Hindi may sobrang bilis, ha? Subhan na Rabbi al-A'la. Upo ka naman, Allahu Akbar. Rabbi kfirli, Allahu Akbar. Hindi ko na babangkitin kung sino yung ganun. So, huwag magmamadali, inshallah. Kasi nga, ulitin ko yung tumaknina ay rukun ng sala. Hindi mo kailangan magmadali. Walang karera dito, walang premyo. So yun nga, sa pagitan ng dalawang sujud naman, di ba, may sinasabi, Rabbighfirli warhamni, maraming iba't ibang mga sinasabi. Okay? Pero ang minimum, at least masabi mo yung Rabbighfirli. Okay? Rabbighfirli, masabi mo ng isang beses. Inshallah, sa pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Pwedeng dalawang beses, pwedeng tatlong beses. O yung iba pang mga naiulat na sinasabi sa pagitan ng dalawang sujud. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, wahdini, at mga katulad noon. Katulad niyon ng mga sinasabi. Ngayon, kung imam ka, so okay din natagalan yung pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Kasi nga, hindi lahat ay makakasunod ng mabilis. Hindi lahat makakasunod ng mabilis sa imam, kaya okay, medyo tagalan ng imam yung kanyang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Pangsampu at tumaanina, ito na nga paulit-ulit binabanggit ang kapanatagan. At ang tumaanina na ito ang kapanatagan, at tumaanina tu fi jami'il arkan. Gagawin mo ang lahat ng rukun ng merong kapanatagan. Okay? Kahit doon sa takbiratul ihram, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang din at panatag. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Amin. O, sige naman. Walang tumaanina yun, okay? Walang tumaanina. Wahuwa as-sukun. Ito na yung kahulugan talaga ng tumaanina. Wahuwa as-sukun, kapanatagan. Sukun, diba, fatha, kasra, damma, sukun. Yung sukun, kaya tinawag siya sukun, kasi wala siyang haraka. Haraka paggalaw. Haraka paggalaw. Okay, fatha, kasra, damma. Pero yung sukun, kumbaga walang paggalaw, yun na siya, yung letter lang talaga. O hiya as-sukun. Wa takunu bikadaril kawlil wajib fi kulli ruknin. At ito nga yung sinasabi ko kanina. Ang sukun o ang pagtigil na ito na ikaw ay panatag, mutmain, o may tumaanina, ay sa tagal bikadaril kawlil wajib. Ang tagal nito ay masusukat sa kung ano ang wajib na sabihin sa rukun na yon. Okay, so ano ang minimum na oras na ikaw ay nakasujud? Ang isang subhan na Rabbi al-A'la. Gano'ng katagal ang iyong ruku? Kasing tagal ng pagsasabi ng isang subhan na Rabbi al-Azim. Gano'ng katagal ikaw ay nakatayo sa simula ng sala? Kasing tagal ng pagre-recite ng Suratul Fatiha. Kaya nagtataka ako, bakit merong ano, 5 segundo lang, magruruko na. Allahu Akbar. 5 segundo lang, ruko na. Hindi ko maisip paano marirecite ng tao yung Suratul Fatiha ng 5 segundo. Kahit ako, hindi ko kaya yun eh. Subukan nga natin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala pang kalahati.
yung marirecite mo, kahit anong bilis ng recite mo, ng Suratul Fatiha, hindi mo kaya matapos ng 5 segundo. So lahat ng wajib na sabihin, yun ang haba dapat ng pwesto mo sa isang rukun ng sala. Gano'ng kakatagal tumayo, gano'ng kakatagal magruku, tumayo mula sa ruku, sujud, pag-upo sa pagitan ng 2 sujud, gano'n. Yun nga, li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi. Yung karugtong pa rin ito nung hadith kanina, na inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan. Nagagawin niya ito sa lahat ng arkan. Wali amrihi lahu bi i'adati salati li tarkihi tuma'nina fiha. Na itong tao na ito na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmamadali magsala, pinaulit niya yung sala. Pinaulit niya ang sala. So dito, pag may nakita kong ganito, depende rin sa sitwasyon eh. Kasi minsan, kung yung tao, sasabihin mo na ulitin niya yung sala, baka hindi niya rin matatanggap na ulitin niya yung sala pag sasabihin mo siya na ulitin niya yung sala. So, kaya ganito na lang, ilelecture na lang natin ito inshallah, na mahalaga na panatag ang tao sa sala. Okay, ano man yung dahilan na nagmamadali siya, pwede magmadali, pero kailangan magawa ng maayos ang bawat gawain sa sala, inshallah. Nahinga, kung sa nagsasala ng 2 rak'a, ang pinakamaikling sa experience ko, pinakamaikli na panahon na pwede mong magawa yung 2 rak'a, na sunnah, halimbawa, 2 minutes. Lahat na yun, 2 minutes. Kasi yung ginagawa ko minsan pagkano, kulang na yung oras. Halimbawa, sunnah lang naman na sala. Allahu Akbar, Fatiha. Allahu Akbar, Ruku. Tapos 3 subhana rabbiyal azim. Allahu Akbar, pagtayo. Rabbana wala kalham. Allahu Akbar, sujud. 3 subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, rabbighfirli lang. Allahu Akbar, sujud uli. Subhana rabbiyal a'la. Tapos tayo. Tapos yung tashahud ko sa dulo, hanggang shahada lang talaga. Hindi ko na sinasambit yung sala alan nabi. 2 minutes, tapos yun. Kung duhor, yung sasala mo, halimbawa, nagmamadali ka, sa eskwelahan ka, halimbawa, so mga 4 minutes, di tapos mo na yung sala mo, inshallah. Hindi 30 seconds. Okay? Matitingnan mo ito, ganun ba yung magsala? Ha? 30 seconds, tapos na. So, ganun na. So, gawin ang sala ng may tumaanin, inshallah. 11, at tashahud al-akhir, ito na nga yung tashahud bago magtaslim. Kasing tashahud, alimbawa sa duhur, asar, maghrib at isya, 2 tashahud, di ba? Yung isa pagkatapos ng 2 rak'a, yung isa sa dulo bago magtaslim. Yung pagkatapos ng 2 rak'a, yun ay wajib. Wajib yun. Pero ang dulo na tashahud, yun ay rukun. Ang tashahud al-akhir, may hadith iniulat Ibn Mas'ud, kuna nakulo kabla an yafruda alayna at tashahud assalamu alallahi min ibadihi. Sa bago raw isinabatas ang tashahud sa sala ng mga sahaba, sinasabi nila assalamu alallahi min ibadihi. Ang kapayapaan ay kay Allah mula sa kanyang mga alipin. Kumbaga, binabati nila si Allah o nagpupugay sila kay Allah. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, la taqulu assalamu ala Allah. Huwag ninyong sasabihin ang kapayapaan ay kay Allah. Walakin kulu at tahiyatu lillah. At tahiyatu lillah. Ito na nga yung simula nung duhulo na tashahud, di ba? At kahit naman yung pangalawang, yung ibig sabihin yung unang tashahud sa pagkatapos ng 2 rak'a. At tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat. So ito na yun. So dito nagsimula yung tashahud. Fadalla qawluhu qabla an yufrada ala annahu fardun. So ang hadith na ito ay nagpapatibay dahil sinabi ni Ibn Mas'ud qabla an yufrada, so tinukoy niya talaga na bago daw isinabatas ang
at tahiyatu lillah, meron silang sinasabing iba, pero nang isinabatas na ang at tahiyatu lillah, yun ang kanilang sinasabi. So fard, rukun ang pagsasabi nito. At ito'y hadith na iniulat ni Imam An-Nasa'i. So yung tashahud al-akhir. So yung sa tashahud, yun nga, ang tinutukoy dito talaga na rukun, yung attahiyatu lillah wa salawatu at-tayyibatu, salamu alayka ayuhan nabiyo, rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hanggang dun lang. Yung sala alan nabi, Allahumma salli ala muhammad, sunna yun. Okay, kaya nga kung magsasala kayo, nagmamadali kayo, pwedeng iwan nyo na yung Allahumma salli ala muhammad. Hanggang dun lang kayo sa shahada. Anyway, yun naman ang kahulugan ng tashahud, yung pagsaksi. Shahada, hanggang dun lang ang tinutukoy na rukun. Anyway, madadaanan pa natin yun, inshallah. So, tapusin na natin itong mga rukun para bukas, inshallah, yung mga wajib na. Kasi yung mga wajib sa sala, ang mga ito ay karamihan mga yung mga sinasabi sa sala. Kaya nga, kapag nagkamali ka ng sinasabi sa sala, kailangan mo pa rin mag-sujudu sahwi. Kailangan mo mag-sujudu sahwi. Pero nangyari kay Michael, kung nagsala ka mula sa umpisa kasama yung imam, hindi mo kailangan ng sujudu sahwi. So yung number 12, al-julusu lit-tashahudil akhir, ang pag-upo para sa tashahud na huli bago ang taslim. Liannahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala, dahil itong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadawama alayhi, at palagi niya itong ginagawa. Waqala sallu kama ra'aytumuni usalli, at yun nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsala kayo katulad ng kung paano ninyo ako nakita na magsala. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Number 13, at taslim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at taslim, at ang pagwawakas, pagtatapos, pagiging halal ng iba pang mga gawain na walang kinalaman sa sala ay sa taslim, pagkatapos ng taslim. Fayaqulu bi yaminihi, fayaqulu an yaminihi, sasabihin niya habang siya humaharap sa kanan, assalamu alaykum wa rahmatullah, wa ala yasarihi, assalamu alaykum wa rahmatullah. Okay, ito yung pinakamatibay na ulat. So may mga nagsasabi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tama, mas matibay ang assalamu alaikum warahmatullah lang. Okay? At tatatapos ang sala sa dalawang taslim. Dalawang taslim. At 14, panghuli ngayong gabi inshallah, kasi bukas tatalakayan na natin yung mga wajib. Tartibul arkani alama takaddama bayanuhu. Ang pagkaka sunod-sunod ng mga arkan ayon sa kung ano ang natukoy. Hindi pwedeng pagpapalit-palitin. Mauna yung sujud kaysa sa ruku, hindi pwede. Sa isang raka'ah, mauna yung sujud, hindi pwede. Kung halimbawang nagsujud ka na hindi ka pa nakapag-ruku, balikan mo yung ruku. Balikan mo yung ruku at mag-sujud sahwi ka sa dulo. Ang sujud sahwi, sunna. Okay? Pero yung tinutukoy dito na babalikan mo yung nakalimutan mong rukun, siyempre magiging wajib. Kasi pag hindi, batil ang sala. Hindi tanggap ang sala. Bawa nga nangyari sa atin minsan, di ba, tarawi, hindi ako nakapag-fatiha. So binalikan ko talaga yung fatiha para magawa yung rukun, inshallah. Singalian ng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa niya ang mga rukun ng magkakasunod-sunod. Hindi ito na bago kahit kailan. Waqala, yung nga sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli, magsala kayo katulad ng kung paano ninyo ako nakita na nagsala. Wa 'allamaha al-musi'a fi salatihi, at ito ang tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa nagkakamali sa kanyang sala, yung nagmamadali na magsala. Yaqulu thumma allati tadullu 'ala at-tartib. So nung tinuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nagmamadali magsala, lagi niyang sinasabi yung thumma, at ang ibig sabihin ng thumma, aning thumma? Pagkatapos. Thumma, kumbaga then sa English, at pagkatapos. Pwede rin at,
Pero ang konteksto ng thumma sa zaman. Zaman, ibig sabihin panahon. Okay? Sa kung ano nauna, ano yung susunod dito? Thumma. O maaari rin naman, hindi naman ano, direkta sa panahon, directly sa panahon, pwedeng sa mga tao, ganun. Kung sino yung nauna, sino yung mahuli. Pero dito sa thumma, ibig sabihin, ang tinutukoy dito yung pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa salah. Alhamdulillah. Sa bukas tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.